Sari-Sari Store Design Ideas. Kanegosyo, nagpaplano ka bang magtayo ng sarili mong Sari-Sari Store ngayong 2024? Tara, samahan nyo ako kasi magtitingin-tingin tayo ng iba't ibang klase ng disenyo ng Sari-Sari Store dito sa Pilipinas. At panoorin mo hanggang dulo ka negosyo kasi papakita ko sa iyo yung disenyo ng aking Sari-Sari Store para naman makita mo kung ano yung itsura ng Sari-Sari Store ni Mark Salazar. Tara, start na tayo. Ayan, kanegosyo. Yung kanyang Sari-Sari Store gawa sa kubo, di ba? Astig, di ba? So, ibig sabihin, kahit anong itsura ng Sari-Sari Store mo, walang problema. As long as gusto mong magnegosyo, pwedeng-pwede, di ba? Eh naman, kanegosyo, gawa sa kahoy. Sa tuwing nakakita ako ng ganitong klase ng disenyo na Sari-Sari Store, unang pumapasok sa isip ko, mga senior citizen. Kasi sila talaga yung mga may disenyo ng ganyang klase ng Sari-Sari Store noon, di ba? Pero ngayon, iba na yung itsura ng mga Sari-Sari Store, di ba? Parang medyo modern art na di ba? O, eto, kanegosyo. Ang ganda ng Sari-Sari Store ni nanay, Yung kanyang takip ng tindahan, di taas kapag magbubukas, di ba naman kapag magsasarado na sa gabi. Astig, di ba? O, eto, mga kanegosyo. Siguradong-sigurado ako, mababa ang mga bilihin dyan. Sa sobrang baba, kita mo, nakatuwad na si nanay, di ba? Pero ayos yan, business-business, di ba? Kahit anong itsura pa ng tindahan natin. O, ito naman, bakal na, kanegosyo, welding na yan. Very happy si ate kasi ang ganda ng kanyang Sari-Sari Store, di ba? Malakas bumenta yan. Ito, kanegosyo, ang astig ng Sari-Sari Store na ito. Yung bahay niya, nasa second floor. Tapos yung baba niya, talaga, buo yata yan, Sari-Sari Store, di ba? Ito, yung mga nauna eh. Dati kasi, di ba, parang mga disara, ganyan. Nauna sa roll-up yan, kanegosyo. Ngayon, uso na yung mga roll-up eh, di ba? Di taas, di baba na yung ano eh. Pero dati, dihila yan eh. Pagsasalubungin mo sa gitna para maisara tsaka mabuksan mo. Eto, astig. Mga siguro, tansya ko dito kanegosyo. Nasa year 2000 yan, no? Modern, ano na, modernized na yung kanyang bahay, di ba? Tapos yung kanyang Sari-Sari Store, walk-in na ang customer. Di ba? Para na siyang mini grocery kanegosyo. Ang gandang tignan. Mahal ang puhunan dyan kung kasama bahay, syempre. Pero yung rep niya, di ba? Ang ganda ng rep niya. Salamin, kita mo na yung mga paninda niya sa loob. Eto naman, mga kanegosyo. Yung kanya mga paninda, siguro inilalabas niya yan tuwing umaga. Tapos ibinabalik ulit sa loob kapag magsasarado na. Medyo hassle yan, pero yung mga ganyang itsura ng Sari-Sari Store, yan, lakas bumenta niya ang kanegosyo. Mahina, gismil yan sa isang araw. Kasi nasa kanya na lahat eh. Kita mo, may mga tingi siya ng mantika. Meron pa siyang refill na mineral water. Baka nga meron pang gasol yan eh. Diba? Wala akong makita dito eh. Pero meron siyang mga bigas, diba, kanegosyo? Eto, kanegosyo, malakas to. Diba? Ang daming paninda. Ano yan? Wholesaler na yan. Ang daming paninda eh. Diba? So, kita mo yung mga chichirya niyang mamiso sa taas. O, diba? Mga bumibili niyan, mga Sari-Sari Store owner din. Diyan na sila namimili. Tapos, yung kanyang mga, chichirya. O, mamimili ka na lang kung anong gusto mo. Walk-in na rin. Tapos, diba? Para siyang combination ng tingi-tingi, Sari-Sari Store at saka ng wholesaler, diba? Kasi, si ate mukhang bumili ng dalawang kasalo at saka juicy lemon, diba? Kaya, ibig sabihin, combination siya ng Sari-Sari Store at saka ng wholesaler. Kasi, kung ganyang karami yung paninda mo, tas ang dami mo mga nakasabit, imposibleng tingi-tingi ka lang, nag-wholesale ka rin, panigurado. Eto naman, kanegosyo, wholesaler din yan, no? Sigurado ako. Kasi yung mga kape, di ba, kung simpleng Sari-Sari Store, ka lang, business, hindi ka mag-stock ng ganyang karaming 3-in-1. Sobrang dami yan. Kung Sari-Sari Store ka lang, maninigas lang yan dyan. Hindi mabibili lahat yan. Unless, sobrang dami mong nabibentang piraso kada isang araw. Pero kung ganyan, malamang, nagpapa-wholesale na yung may-ari niyan. Ito, astig ka negosyo. Mahal na puhunan dito. Milyon na siguro puhunan dyan. Isang side pa lang yung nakikita natin. Sigurado ako sa kabilang side, ganyan din itsura. Wholesaler na rin yan. Medyo malaki-laki ang budget dyan ka negosyo. Ganda ng kanyang tindahan. May gate, di ba? Pero dapat yan kapag kagabi. Tinatakpan niya ng trapal. Para hindi naman ma-perwisyo ng mga nagtitrip na kabataan. No? Kung sino mang masamang loob. Ito, ang ganda ng itsura ng kanyang Sari-Sari Store, no? Ang daming paninda. Hindi ko masabi kung nag-wholesale to eh. Pero para kasi siyang parang malakas na Sari-Sari Store lang talaga siya eh. Halimaw bumenta. Ito namang isang to. Ang galing na naisip niya kanegosyo, di ba? Pina-welding niya na yung paanong kanyang bigasan. Parang nga naman,
pangmatagalan na kanegosyo. Tsaka ang utak niya kasi sa ilalim ng kanyang bigasan, doon niya inilagay yung mga basyo ng soft drinks niya, diba? So na-maximize niya talaga yung espasyo. Walang nasayang na espasyo, diba? Eto mga kanegosyo, ito yung modernized na itsura ng mga bigasan ngayon. Salamin na yung kanilang ano, lalagyan ng bigasan, no? At sa tingin ko, kakaumpisa niya pa lang sa kanyang negosyo kasi wala pa masyadong laman yung kanyang tindahan, ano? Siguro, ano yan, mga day one yan, tas pinicturan niya, di ba? Be proud, di ba? Pero yung ganyang klase ng lalagyanan, kanegosyo, nag-canvas ako niyan dati, nasa around 4,000 to 7,000. Ang isang piraso lang, kanegosyo, eh ilan niyang lagayan niya na yan, parang 6 o 7 yata yan, di ba? Hindi magkano yan, ang laki ng puhunan dyan, kanegosyo. Plus yung sako-sako pa ng bigas, mahal yan. Kaya siguro, ano, hindi siya nakapagpundar ng ibang mga pangsari-sari store. Siguro ang kanyang focus is bigasan talaga, di ba? Pero ang ganda, di ba? Ang gandang tignan. Ito naman, kanegosyo, di ba? Grocery, eatery, travel, tapos salon, di ba? Napakadami, di ba? Hindi na siya general merchandise, di ba? Parlor na rin siya, tapos travel agency na rin, di ba? Astig ah, all-in-one kanegosyo. Dami ng paninda ni madam eh, oh. Eto naman kanegosyo, isa rin sa mga naging pangarap ko dating negosyo, isare-sare store na may tindang mga tinapay, bakery yan kanegosyo. Hindi nga lang ako marunong magmasa, di ba? Pero malay mo naman, sa future, di ba, magkaroon tayo ng ganyan. Ganda niya kanegosyo kasi ako mahilig ako sa tinapay talaga. Eto, ganun din kanegosyo. Feeling ko yan hindi yan wholesaler. Sadyang marami lang talaga siyang paninda ng mga ano, kape at Milo. Kasi kapag kakanegosyo ang business mo is bakery, talagang malakas ka sa mga 3-in-1. Kasi syempre ano, baka partner ng tinapay, edi kape, edi Milo, di ba? Kaya kapag yung mga tao bumibili ng tinapay, automatic may kasama na kaagad yung kape. O kaya Milo, o kaya gatas. Kaya ganyang karami yung mga nakasabit sa taas niyang ano, powdered drink banta. Oh, powdered drink. Mga 3-in-1 nga. Oh, ayan, kanegosyo. Ang yabang ng tindahan na yan, oh. Diba? Naka-tiles, naka-shelf rack. O, kala mo naman, malakas bumenta. Ano, mga kanegosyo, ayan po yung tindahan namin. Ayan yung naunang disenyo, mga kanegosyo, ng aming sari-sari store. Actually, nakapasok yung mga tao dyan. Nakaka-walk-in sila po dyan. Pero, binago namin yung disenyo simula nung nanakawan po kami kasi dati merong, naalala ko merong matanda na pumasok sa tindahan, nagtitingin-tingin, tapos wala namang binili. Tapos inalokopan ng sigarilyo kasi mukha siya nakakaawa. Pag alis niya, eh, napansin nga ni Mrs. na nawawala yung keso, isang keso. Kasi 2 pirasong keso na lang yung natira doon. Nakita namin bago siya pumasok. Tapos nung paglabas niya, ayun, pagatingin namin, naawa pa kami sa kanya, pagatingin namin, wala na isang keso. Yung pala, meron kasi siyang sinisilid sa bag, eh hindi ko naman pinag-isipan ng masama kasi nga yung itsura ni nanay mukhang nakakaawa na, di ba? Kaya hindi ko pinag-isipan talaga ng masama, eh yun nga, wala na ngang iba kasi siya lang naman yung pumasok nun, pero pinabayaan na lang namin. Ayan, mga kanegosyo, ang ating sari-sari store design ideas ngayong araw na to. Sana nag-enjoy ka sa napanood mo, kanegosyo. Kung hindi ka pa naka-follow, click mo na yung follow button, kanegosyo, ha. At 760 subscribers na tayo sa YouTube, mga kanegosyo. Konting-konti na lang, ha. 240 na lang. Tama ba computation ko? Pero konting-konti na lang, kanegosyo. Mahihit na natin yung 1,000 subscribers. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na para ma-monetize na yung YouTube channel ko. Ayos, mga kanegosyo. Maraming salamat sa'yo.